Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang wasak na bahay at pinadapang kabuhayan na ang tumambad kay Pangulong Marcos sa kanyang aerial inspection kanina sa lalawigan ng Catanduanes. Ang mga residente ng probinsyang unang binayo ng Bagyong Pepito, nananawagan ng tulong para makumpuni ang mga tirahang sinira ng bagyo mula sa Vira, Catanduanes. Nakatutok live at exclusive si Joseph Morong. Joseph! Mili-mila ang tumambad nga sa Pangulo ang pinsala na dulot itong si Super Typhoon Pepito sa mga residente ng Catanduanes. At ang hamon nga raw para sa pamahalaan ay matulungan itong mga residente na ito na maitayo ulit ang kanilang mga nasirang mga bahay. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Catanduanes Governor Joseph Cua na nag-aerial inspection para makita ang lawak at hindi ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pepito. Sa ere, kitang-kita ng Pangulo ang mga nawasak ng matinding hangin, kabilang ang mga establishmento, kabahayan at mga pananim. It shouldn't be surprising, umabot ng 230 kilometers. Umabot ang 350. Yung mga gas. Oh, gas less. 300. We have to rebuild, rehabilitate. You know that doon sa ibang lugar, nakapagbigay tayo ng mga construction material, mga yero, mga disportos, para maka-start lang na. Pero siyempre meron tayong assistance doon sa mga Naikutan ng Pangulo ang ilang mga bayang napuruhan bukod sa panganiban katulad ng Karamoran, Bagamanok, Biga at Higmoto. Kasalukuyan ay tinitingnan na itong si Pangulong Marcos yung extent ng damages ng Bagyong Pepito. And so far, ang impresyon ng Presidente ay talagang malakas yung pagtama ng hangin, lalo itong si Bagyong Pepito. Kaya karamihan sa problema noong mga residente dito sa Catanduanes ay kung paano makakapagsimula ulit, lalo na yung gawain yung kanilang mga bahay. Tinitingnan ko yung infrastructure. Hindi gaano. Usually, dahil sa landslide, dahil ng erode, dahil malakas ang baha. Pero if we look at the main roads, main thoroughfares, meron din talagang damage. But yung sementado, mukhang nag-survive naman. Walang naitalang nasawi sa probinsya kahit pa nga super typhoon ang lakas ni Pepito na mag-landfall ito dito nung Sabado ng gabi. Ayon sa Pangulo, na katulong ang preemptive evacuation. Kuminsan lang talaga, it's hard to convince people to leave their homes, but natural instinct here. It's going to be our standard now, no? It has been our standard since the very beginning. I think all local government officials will have learned that. Wala mang nasawi, hirap namang bumangon ng mga residente. Hindi malaman kung paano magsisimulang muli sa pagkasira ng kanilang mga bahay kung hindi winasak ng hangin ang kanilang mga bubong. Napuruhan naman ang mga landslide at pagguho ng lupa. Ang kanilang mga pananim hindi rin nakaligtas sa bangis ng hangin na dala ng bagyo. Hindi namin po alam kung saan po kami kukuha ng paggawa ulit ng bahay. Talagang hirap na hirap po kami ngayon. Baka pwede naman makahing pangyero, kahit natrapal, matira man lamang namin. Nananawagan po ako na kung ano po yung tulong na ibibigay namin, na ibibigay nila dito sa bayan namin. Sana naman po ay mapadali nila para makarecover na rin yung mga kababayan po. Sa pulong ng Pangulo kay Governor Cua at mga mayor sa probinsya, pangunahing tututukan ng gobyerno ang tubig dahil wala pang tubig sa buong probinsya, kaya magpapadala ng mga water filtration devices. Magpapadala rin ng mga construction materials at pagkain ang DSWD at Office of Civil Defense. 13 lamang sa 315 na mga barangay pa lamang ang may kuryente, kaya hihiram ng mga linemen ng gobyerno sa mga karatig na lalawigan. Magpapadala rin daw ng mga satellite communication equipment sa mga bayang walang signal. Samantala, kinuwento rin ng Pangulo na nakausap niya sa telepono ngayong araw si US President-elect Donald Trump. Ayon sa Pangulo, tinawagan niya si Trump para i-congratulate ito sa pagkapanalo sa US elections at para pagtibayin muli ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be.
because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika, overwhelmingly, naging binoto nila si Trump. Emil, sa kasalukuyan ay umuulan dito sa bahagi ng Verac Catanduanes, samantala ang yung pahirapan pa rin yung signal ng telecommunication dito, pero ang sabi ng pangulo ay kampante siya na maibabalik ng mga telecommunications companies sa normal ang signal dito. Emil, maraming salamat, Joseph Morong.